Magandang buhay sa lahat. Sa lahat po ng mga TVE, TVL, at saka TLA teachers na nanonood ngayon for this webinar, welcome to this session. At the same time, welcome to my channel. Ito po si Jurex is Nakahara, ang inyong lingkod ngayong araw. Ngayong araw po is ituturo ko sa inyo kung paano po tayo makagawa ng isang crossword puzzle at saka word search puzzle sa madaling paraan gamit ang isang apps online. So para po makagawa tayo ng mga activity sheets na kung saan pwede natin ma-integrate itong iba't ibang uri ng puzzle kagaya ng crossword at word search. So ang gagawin po lamang natin, mga kaguro, is una, magbukas tayo ng browser. Gamit na browser ko dito is itong Google Chrome. Yan po. Kapag nakabukas na tayo ng browser, encode lang natin sa taas puzzlemaker.biz. Ulit ko po, encode natin sa taas itong puzzlemaker.biz. At kapag nalagay na po natin ito sa taas, press lamang natin yung enter. Ulitin ko po, new tab or new browser. Tapos encode natin sa taas itong puzzlemaker.biz at kapag na-encode na natin, press natin enter. Kung makikita nyo, bawat enter ko is dadalhin kayo sa page na ito. Ito po yung page o portal ng puzzle maker natin na gagamitin. Makikita nyo po dito sa taas, may tatlo po tayong option. Itong crossword puzzle maker at saka itong word search maker. So, ito po yung common na pwede natin gamitin. So, ano ang gagawin natin kapag andito na tayo sa portal na ito? Hindi po tayo dito gagawa sa kanilang site. Ang gagawin po natin is, i-download po natin ang application na andito para po magamit natin ng paulit-ulit sa ating laptop kahit po wala tayong internet o wala tayo sa kanilang site. Yun po ang kagandahan dito. So, magsimula tayo. So, unang gagawin lang po natin is click natin itong crossword puzzle maker. Click natin ito. Yan po. Nakikita nyo po sa inyong screen ngayon itong download crossword puzzle maker. Again po, download crossword puzzle maker. Kapag lumabas na po ito sa inyong screen, matapos nyo ma-click itong crossword puzzle maker, sa baba po nito, if you browse it, makikita nyo po itong download now. Uulitin ko po, pagka-click po nitong crossword puzzle maker sa bandang taas, dapat lalabas po ito sa inyong screen. Kapag lumabas na po, punta kayo dito sa bandang baba, at saka i-click nyo po itong download now. Ayan po. Makikita nyo po dito sa bandang gilid na nagda-download yung apps. At kapag matapos ng ma-download, gagawin lang po natin, sa gilid po nitong apps, may arrow sign dyan. Click nyo lang yan at saka piliin nyo itong show in folder. Yan po. Para makita natin kung saan yun na punta. So, ito na po yun. Makikita nyo po, matapos ma-download, kapag nahanap nyo, may icon po na isang computer at saka may CD. Sa baba po nakalagay, free crossword puzzle maker setup. So, ang gagawin lamang po natin is, right click lang po at saka run as administrator. So, again po, ulitin ko, kapag nakita na yung apps, click the app, then right click, tapos run as administrator, tapos lalabas to sa inyong screen. Do you want to allow this app from your unknown publisher to make changes to your computer?
Pag lumabas po ito sa inyong screen, click mo lang o click nyo lang itong yes. Yan po. Matapos nyo maklik yung yes, lalabas naman ito sa inyong screen. Ang gagawin nyo lang is click nyo itong next. Next. Tapos, select additional task. So, pag lumabas na ito sa inyong screen, i-check nyo itong create a desktop icon para magkaroon kayo ng icon sa inyong desktop. Yan po. Kung hindi nyo po gusto magkaroon ng icon nito sa desktop, uncheck nyo lang. Pero I suggest po, you check the box. Tapos, click nyo itong next. Pagkatapos, click nyo itong install. So, madali lang pong i-install ito. Click lang kayo sa next. Tapos, click nyo yung install. At saka, kapag lumabas na to, completing the free crossword puzzle maker setup wizard, sunod na gagawin nyo po is click nyo itong finish. Ayan po. Pagka-click nyo ng finish is lalabas to sa inyong screen. Kung hindi to lumabas, punta kayo sa desktop nyo at makikita nyo yung puzzle maker apps doon. Ngunit sure ako na lalabas to. So, ano ba ito? So, ito na yung application mismo, mga ma'am and sir. So, dito sa words, makikita nyo yung word at saka hint. Dito nyo po ilalagay yung mga terminologies na kailangang ma-familiarize o ma-master ng ating mga estudyante. Sa kabilang banda naman ito, is dito nyo ilalagay yung mga hint o clues para dun sa mga terminologies na ginamit nyo. So, dito sa word, ulitin ko po, dito nyo ilalagay yung kailangang hulaan ng ating mga bata o ma-master ng ating mga estudyante. Bibigay ako ng halimbawa dito. Halimbawa, itong relay. Ilalagay ako kung ano ba itong relay. So, para sa amin sa refrigeration, ito yun. Another component, ilalagay ako dito. Ito ay isang halimbawa lamang po ng mga word at saka hint. Ito po ay para sa specialization ko. Alam ko iba't iba ang ating specialization. So allow me to have this sample lang muna po. Kasi ito po yung major ko. So aside from components, maaari din kayo maglagay dito ng tools. So gaya ng ammeter. Ammeter. Ito. Meter. Aside from components at saka tools, maaari din kayo maglagay dito ng mahahalagang terminologies para sa inyong specialization o major na dapat ma-familiarize ng inyong students. So, maaari kayo maglagay dito ng hanggang 21 po na words at saka hint. So, for this demo po, nilagay ko lang po is 5. Inuulit ko po dito sa words, dito nyo ilalagay yung mga mahalagang terminologies na dapat ma-master ng inyong students. Sa opposite side naman po dito is yung hint o clues. Ngayon, kung tapos na kayo nakapag-encode ng mga words at saka clues, sunod na gagawin nyo is i-click itong crossword. Yan po. Pagka-click nyo nitong crossword, is lalabas to. May generate, save image, at saka print. If you click on generate po, yan po. Siya na po mismo yung gagawa ng crossword. Andito po yung puzzle, andito po yung hint. Ang kagandahan po dito is, kunyari, ito yung set A na ibibigay nyo sa inyong student. If you click on generate,
gagawa siya ng another set para man ito sa set B ng inyong students para maiwasan na magkopyahan sila. Oh my God! Wow! Ang maganda dito, iba na yung arrangement ng puzzle. So, iba na rin yung arrangement ng hint. Kahit po, katulad ng mga clues ang ibinigay nyo, is iba na yung arrangement. Kaya, iba na yung andito sa across at iba na yung andito sa down. So, bawat click nyo ng generate, makakagawa kayo ng panibagong set. So, ito naman, kunyari yung set C, sa across meron tayong tatlo, sa down meron tayong dalawa na lang. So, as you click on generate, it will generate new setup of puzzle. And if you are satisfied with what the app generates, then ang gagawin nyo is, pwede nyo ito i-print directly at ibigay sa inyong students or save as image. Ang common na ginagawa ko po is itong save as image. So, as we click on save as image po, so maglalagay tayo ng title dito. Yan po, hanap tayo ng paglalagyan nitong ating image. So, dito ko po siya ilalagay sa pictures. Yan po. Matapos nating ma-save to sa ating computer, so, inuulit ko po, para ma-save, click natin itong save as image. Tapos, hanap kayo kung saan nyo gustong i-save, then lagyan ng pangalan, at saka click nyo itong save. Yan po. So, kanina po, na-save ko po dito sa pictures, so hanapin natin. Ito na po yun. Yan po. Kung nakikita nyo po, ito yung puzzle, ito yung clues. So, common na ginagawa ko po is, kinukopya ko po ito. At saka, nilalagay dito sa ating Microsoft Word. Kagaya po ng nakikita nyo ngayon, my name of student, date, grade and section, score, type of activity, it is a learning activity sheet, crossword puzzle type, andito po sa baba yung direction, at ito po yung puzzle. Tsaka, kung bakit iba na yung mukha, kasi ang ginawa ko po, is I just cropped the picture po. Tapos, instead of having clues na andito po, since patindig po yung, o portrait po itong paper format ko, I just cropped the image at inilipat ko na lang po dito yung clues. Pero pwede naman ding hindi nyo ilipat. So, kapag hindi nyo inilipat or na-crop yung image, ganito po ang mangyayari. Pagka-paste nyo po, so ito po yung makikita. Ito po. Para po malipat nyo itong image, kung saan nyo gustong ipwesto, click nyo itong sa taas, Picture Tools. So again, click the image, then Picture Tools, then Text Trapping. Matapos nyo maklik itong Text Trapping, click nyo itong Tight, itong sa baba ng square, ayan po, para madrag nyo kung saan nyo po gustong ilagay. Kung gusto nyo pong lakihan, grab nyo lang po itong corner, ayan po, para lumaki yung image. Para makapag-add kayo ng direction po, encode lang po tayo dito. So, kagaya po, nang makikita nyo dito, naglagay ako ng direction. Additional lang po, is mayari tayong maglagay ng note sa baba na if defined difficulty in answering our different activities in our modules. So, feel free to contact your teacher through this number or in this number. So, ilagay natin ang number natin dito. Para maaari silang makapag-text if ever may mga tanong sila sa mga activities na inilagay natin. So, yun po isang halimbawa ng crossword puzzle activity. At ginawa ko po yun gamit itong apps na ito. So, review lang muna po tayo. Dito sa words, ito po, dito nyo ilalagay yung mga word at saka hint. Matapos nyo makapag-encode, click nyo itong crossword. Tsaka click nyo itong generate. As you click generate, iba't iba pong uri ng puzzle o form nitong puzzle o set nitong puzzle ang magagawa. Kapag kontento na po kayo, click on save as image or you can print it directly. So,
So, may dalawa po kayong option, save as image or print it directly. So, ganun lang po kung paano gamitin itong ating apps na Crossword Puzzle Maker. Sana po may nakuha kayo at natutunan. Maraming salamat. Kung nakatulong po ito sa inyo, kindly click the subscribe button na makikita nyo sa baba itong video. Maraming salamat.